I can't think nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. She illuminates so bright like a star in the skylines. She got the looks, the good. Oh boy, I need her so bad in my life. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh, shawty, we could go. Hey everyone, it's another vlog. This is Christian Gabriel. If you are new to my YouTube channel, welcome or welcome back. So for today's video, as you can see from my title, tayo ulit po ay magkukulay ng buhok dahil nga bored na naman tayo sa ating buhay. And as you can see guys, sobrang plain. So for today's vlog guys, tayo ay magkukolor ng hair. And ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya gagawin. And sobrang tagal na ng last hair color ko, like January pa ata, and nag-regrowth na sila, and yung iba natanggal na kasi nga nagpapagupit ako every month. Here's the things that will be needed para makulay natin ang ating buhok. So meron tayo ditong bleaching. Ayan, so itong bleaching guys, ang binili ko is yung color white kasi sabi nung nagtitinda na pinagbilhan ko, mas maganda daw pag white yung gamitin kasi nga ash yung i-color natin para yung buhok natin mamaya is mag-white talaga daw, sabi ni ate. And then, meron tayong ditong oxidizer cream. Itong oxidizer cream ko na to guys, is sobrang tagal na nito sa akin. Like, ginamit ko to nung first video ko pa nung nag-color ako. And tinignan ko kasi guys, yung expiration niya is pwede pa naman siya gamitin. Kasi ang nakalagay dito guys is 2023-0112. So, 2023 pa to mag-expire. So, hindi na ako bumili ng oxidizer cream kasi sayang naman pag bibili pa tayo ng bago kasi meron naman na to. So, and then, of course, ang ating pangkulay ng buhok, itong ash color. So, ito siya guys. Ayan, Epsa. Itong Epsa guys, yung gagamitin kong product kasi nga, yung Bremod na product guys, is naubusan sila ng stocks. And tinanong ko kay ate kung if pwede bang gamitin yung Bremod and itong Bremod oxidizer cream and itong bleaching nila and hair color, na sabi niya okay naman daw kasi parang same lang din sila ng ingredients. So ayun, ito yung gagamitin natin pang color. And of course, bumili din ako guys ng shower cap para after natin i-bleach and color yung hair, ilagay natin to para maluto talaga yung buhok natin and ma-achieve natin yung gusto nating color. And of course guys, meron tayong mga brush and supply pang color and itong bowl na paglalagay natin ng color and yung bleaching natin and gloves. Suggest ko guys na mag-gloves kayo kasi gagamit tayo ng bleaching powder since yung bleaching powder is nakakasunog siya ng balat. So, dapat kayong gumamit ng ganito para maiwasan natin masunog ang ating mga balat. So, ayan lang guys ang ating gagamit para sa ating color. And yun nga, nasabi ko na ash ang ating i-color for today's video. And sana ma-achieve natin yon at the end of this vlog para bongga na. Kasi nga, bored na bored tayo sa life natin today and gusto natin ulit mag-color ng hair. Kaya magko-color ulit tayo and mag-DIY. And by the way guys, sa labas pala ako magko-color ng hair since nga na sobrang init ngayon dito sa Pilipinas. And dito sa kwarto ko sobrang init. So, kung naririnig nyo, di ba, may electric fan kasi nga sobrang init. Kaya sorry guys kung maingay. And yun nga, sabi ko nga, sa labas ako magko-color ng hair since nga na sobrang init dito. Ulit-ulit tayo. Sa video nito guys, isawagan ko rin yung kapatid ko kasi siya yung tulong sa ating mag-color. Kasi mas maganda pag meron tayong katulong sa pag-color ng hair para ma-distribute talaga yung bleaching and yung color ng ating hair. Guys, mag-start na kaming mag-color ng hair. So, nakaganito na ako, guys. So, ayun siya, guys. Nakaganito para maiwasan natin. Para hindi malagyan yung damit ko. So, maglalagay na kami ng bleaching sa aking buhok. Aray! Char. Update lang guys, medyo mahap din siya sa buhok ko. So, ayan, patapos na rin siya actually.
Kung makikita nyo guys, nagkukulay. So, kung nakikita nyo guys, nagkukulay na din siya. Ayan, mag-start na siyang mag-color. And, patapos na rin kami sa first bleach. So, bale 2 times ako mag-bleach. Since nga na gusto natin i-achieve yung ash na color. A few inches later. I'm back guys. So, ngayon tapos na natin ang ating first bleach. So, lalagyan na natin siya ng shower cup. And, para maluto yung color sa buhok natin. Para makulong siya doon. So, ayan. Kung makikita nyo, medyo yung iba nag-gold na sila. Cute. Ayan. So, ayan siya guys. So, lalagyan natin siya ng ganyan para, alam nyo yun, maluto. So, ayan, nalagay na natin guys. So, mag-aantay tayo ng 15 to 30 minutes. Nakalagay kasi dito sa instruction guys, 15 to 30 minutes siya ibababad. Tip ko na lang kayo later. Bye! Hi guys, we're back and so kung makikita nyo, ayan, ang first bleach natin, medyo nag-yellow na siya, pero hindi siya yung white, na skin white, but kung makikita nyo, medyo white na yung iba guys, siguro mag-double coating ako ng bleach, pero yung mga eto na lang, kasi eto na lang yung mga hindi pa masyadong nag-yellowish, bago tayo mag-color ng ash. So, ayan, papatungan ulit natin siya, pero i-rest ko muna yung buhok ko for about 30 minutes para hindi siya ma-burn, masunog, ganun. So, ayan, update ko ulit kayo later guys sa aking next na bleach. Hi guys! Muli naman tayo nagbabalik sa ating video for today. So ngayon, itutuloy na natin ang ating pag-bleach ng hair. Tumatawa yung kapatid ko. So itutuloy na natin yung pag-bleach ng ating hair para matapos na. And of course, nilagay ko ulit itong ating plastic cover para hindi malagyan yung ating damit. And ayan guys, so kung makikita nyo, medyo white na yung iba guys. Pero papatungin pa natin siya para ma-achieve natin yung ash color na ina-achieve natin. So, let's go. Let's go, brother. Let's see. So, medyo mahapdi siya, guys. Kasi nga, second coating na to. Like, oh my God! So ayan guys, tapos na nga ma-i-apply yung pangalawang bleach and sobrang hapdi niya guys sa buhok, sa anit, but tiis-tiis lang. Kaya ginuha ko yung electric pan namin. So, I think tomorrow na ako magko-color ng hair kasi nga sobrang hapdi na niya guys. Baka masira na yung buhok ko pag ganyan pa ako magko-color. So yun, update ko na lang kayo later pag nabanlawan ko na siya. So bye! Day 2. Hey guys, it's our second day and ngayon na natin kukulayan ang ating hair ng ash color. So, as you can see, mas naging lighter na yung hair ko dahil na na-bleach na rin siya ng pangalawang beses. And din ako nakapag-update kahapon guys kasi na-busy na ako, may mga nagginawa na ako. So, ayan, kung makikita nyo, mas naging lighter compare kahapon. And I think okay na to para kulayan natin siya ng ash kasi no choice na tayo, wala na tayong bleach powder and bleaching powder. So without further ado guys, gawin na natin itong last procedure para ma-achieve na natin ang ash gray na color ng buhok natin. So imimix na natin itong hair color dito and with the oxidizer cream. So mix lang natin siya guys. Hi
Hi guys, I'm back and ito na nga ang ating itsura ngayon. Mukha tayo itlog na ewan. So, ayun, nalagyan na natin guys ng color yung buhok natin. And sa part na likod guys, nagpatulong ako sa kapatid ko kasi hindi ko na siya makita and malagyan kasi hindi ko siya nakikita. And as you can see guys, nagiging ash na yung color niya. So, lagyan natin siya ng shower cap guys. Yung shower cap guys, makakatulong ito para ma-distribute equally yung heat sa buhok natin and para maging pantay-pantay yung color ng ating buhok after nating mahugasan. Para makita natin yung effect niya na equally na pantay-pantay talaga yung color niya. So, maglalagay lang tayo ng ganito. Hi guys! I'm back. So, ito na nga ang ating final look sa ginawa nating hair color. So, as you can see, gray na siya. But, may mga parts sa hair ko na hindi nag-gray, which is, for me, okay lang naman. Siguro, kailangan pa natin i-final touch ng isa pang ash hair color para ma-achieve natin talaga yung totally yung ash color. But, for me, okay naman siya guys. Maganda naman siya tignan. May pagka-ash sa baba and sa taas is parang blonde. So, ayun siya guys. Hindi siya makita masyado kasi gabi na. But, pag tumapat ako guys ng araw, nakikita mo talaga yung color na ash. So, ayan guys. Medyo satisfied naman ako. Actually, satisfied naman talaga ako sa ginawa kong hair color. Ayun guys, so nagustuhan ko naman yung result. So, ayan. So, dito ko na nga tatapusin ang ating video for today guys. I hope you guys enjoy this watching and if you like and love this video, please click the thumbs up button and don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the notification bell for more updates. Till my next vlog. Bye!